Nung una po, sabi ng family ko, sigurado ka ba? Kasi napadod namin yung blood. Sabi ko, kung hindi physical ang titignan mo, kung deeper doon sa tao, yung spiritual ng tao, yun yung titignan mo, mamahalin mo si Bob. At yun yung nakikita ko sa kanya, hindi yung physical. Pero, suportado pa rin nila ako kung saan ako nasa iyo. Ang kakamatayan na tubong eh, wala na itong atrasan eh. Wow. Yung plano ko po, bago ako pumunta dito is, matatapos ko ng pag-aaral ng college yung anak ko kasi yun po yung pangarap ng lahat ng magulang ko. Pero gusto kong makausap si Bong tungkol doon. Papayag ba siya na stay pa ako dito para sa anak ko? Bong, okay lang ba sa'yo na mag-stay pa ako dito? Or kaya ba natin pag-aralin yung anak ko hanggang college? Kaya naman, kaya naman. Kaya man. Sigurado ka? Kaya. Mas magsabay lang tayo ng suporta. Oh. Sara, dito ko na. Kaya nga, kung dyan ako mag-stay, ano mong mangyayari sa atin? Magtulungan na lang tayo. Magtulungan mo ako? Ano naman? Mahal mo na ako po? Naman, mahal kita, siyempre. Bong, asahan ko yan. Promise. Langgam dito mong, dami langgam. Gawin na lang. Para sa'yo? Para sa akin? Alam mo ba, naisip ko minsan, kung halimbawa mag-asawa tayo, kung dumating sa punto na walang-wala na kami ni Bong, siguro kasama niya akong mga lakad. Mga kabisnes baka, samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos sa ano po kasi siya, big dream din na po mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga na monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero big dream din na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Portal po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, isang mapagpalang araw ulit sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong reaction tayo ulit guys. At sa araw pong ito ay pag-usapan natin ang part 3 ng panibagong love team ng Kabusiness Official, ang Bong Clarissa. Sa episode 3 nga po ay in-interview ng buong Kabusiness team si Ate Clarissa para mas makilala pa ito ng mga Kabusiness supporters at viewers. At para mas malaman din ng lahat ang totoong nararamdaman niya kay Kuya Bong, at kung ano ba ang plano niya sa kanilang nabuong relasyon, at dito tahasang ipinahayag ni Ate Clarissa kung gaano siya kaseryoso sa nararamdaman niya kay Kuya Bong, at dito ipinahayag din niyang handa siyang isakripisyo ang lahat para kay Kuya Bong, pag mag-asawa na nga daw sila ay handa nga daw niyang samahan si Kuya Bong kahit sa pangangalakal kung sakaling umabot sila sa walang-wala ng ikabubuhay. Bagamat alam naman nating lahat na hindi yun mangyayari, at napakalabo na mangyari yun hanggat na andyan sila kabisnes na gagabay kay Kuya Bong at syempre pati na rin sa magiging pamilya nito, ang nakakatuwa lang sa sinabing yun ni Ate Clarissa, ay makikita mo talaga dito kung gaano siya kaseryoso kay Kuya Bong. Kaya lang 6 years pala ang kontrata ni Ate Clarissa sa ibang bansa bago siya tuluyang makauwi ng Pinas. Pero by July naman daw ay pinayagan siya ng amo niya na magbakasyon para iayos na ang tungkol sa kanila ni Kuya Bong. Ang tanong, may kasalan na bang mangyayari sa July pag-uwi ni Ate Clarissa? Nabanggit din ni Ate Clarissa na gusto rin niyang kunin ang panig o desisyon ni Kuya Bong kung babalik pa ba siya sa ibang bansa. Kasi marami nga daw siyang kailangang isakripisyo kung sakaling hindi na siya babalik doon. At ang gusto ni Kuya Bong ay dito na lang si Ate Clarissa sa Pinas. Kaya ang tanong ni Ate Clarissa kay Kuya Bong ay, paano tayo, anong mangyayari sa atin dyan? May kaya ba natin na mapag-aral ang anak ko kung dyan ako?
At ang sagot naman dito ni Kuya Bong ay, gagawin daw niya ang lahat para kayanin, basta magsuportahan lang daw silang dalawa. Kaya napatanong tuloy si Ate Clarissa kung mahal na ba daw siya ni Kuya Bong, at ang sagot ni Kuya Bong ay, oo naman, mahal kita syempre. Kitang-kita mo ang tuwa at kilig ni Ate Clarissa sa naging sagot na ito ni Kuya Bong, pati nga ang buong ka-business team ay natuwa sa sagot na yun ni Kuya Bong. Nakakapanibago lang di ba guys na ganito na ang nagiging sagot ni Kuya Bong? Dati kasi pag tinanong mo si Kuya Bong ang malimit na sagot niya ay, ayos lang. Pero ngayon makikita mong may pagka-matured na ang nagiging sagutan niya, ito yung kasama sa nakita nating pagbabago ni Kuya Bong, at ang isa sa maganda dito guys ay hindi natutol ang pamilya ni Ate Clarissa kay Kuya Bong. Ang naging tanong lang daw ng pamilya ni Ate Clarissa ay kung seryoso ba daw talaga ito kay Kuya Bong. Sa usapin kasi ng seryoso, hindi naman siguro niya handang isakripisyo ang napakaraming bagay o magandang oportunidad sa ibang bansa para mapag-aral ng maayos ang anak niya kung hindi siya seryoso sa nararamdaman niya kay Kuya Bong. At dun sa mga nagsasabi naman na may bahay na kasi si Kuya Bong kaya interesado sa kanya si Ate Clarissa, ang sagot dyan ni Ate Clarissa ay, may bahay din naman po ako, nakapag-undan po ako ng sarili kong bahay. Kaya hindi po yan yung tinignan ko kay Bong. Kasi meron pong something kay Bong na ikaw mismo, viewers, mamahalin mo si Bong. Wow. At saka sa basher dyan ni Ate Clarissa, ito po ang isipin nyo bago kayo magsalita o mag-comment ng hindi maganda para kay Ate Clarissa. 28,000 to 40,000 po ang sweldo niya sa ibang bansa. Handa niyang i-give up yun para kay Kuya Bong na bahay at dalawang baboy plus 15,000 na sweldo ang meron pa lang si Kuya Bong. Kumbaga kung ang iisipin natin ay yung makukuha o mapapakinabang niyang material kay Kuya Bong ay higit pa dun ang makukuha niya sa pangingibang bansa. Pero dahil sa totoo yung pagmamahal niya kay Kuya Bong ay handa niyang samahan si Kuya Bong kahit pa nga umabot sila sa yugto ng pangangalakal kung kinakailangan. Kaya sobrang wow talaga, alam ko naman na may mga ganyan talagang tao. Dahil isa ako sa nakatagpo ng ganyang klaseng babae na handa siyang magsakripisyo para sa akin, bilang isang bedridden kasi na wala nang kakayahang gumawa ng halos kahit ano, pati nga pagkain ko kundi idulot pa sa akin ay hindi ako makakakain. Pero sa kabila ng kalagayan ko ay may isang babaeng nagmahal at handang magsakripisyo para sa akin. At nakilala ko siya na ganito na ang kalagayan ko. Pero hindi ako iniwan kahit umaabot sa halos wala na kaming makain. Kahit minsan nga ay si Chiriang tigpiso lang ang inuulam namin ay hindi niya ako iniiwan. Dito naman sa pag-YouTube ko ang totoo, hindi pa ako nakakasweldo dito kahit minsan, kasi napakaliit ng mga views ko. Itinutuloy ko lang dahil ito na lang ang kaya kong gawin at syempre nagbabaka sakali din ako na kahit papaano makasweldo din ako. Malay ba natin at loobin din ni God na maabot ko yung $100 para makasahod. Malaking tulong din yun sa amin, at saka nalilibang din ako sa ginagawa kong pagre-reaction. Kaya sa totoo lang relate na relate ako kay Kuya Bong, at saludo ako kay Ate Clarissa sa pagmamahal niya kay Kuya Bong. Kaya sa mga basher dyan, hindi po lahat ng tao ay materialistic. May mga tao pa rin katulad ni Ate Clarissa at ng partner ko na handang magsakripisyo at totoo kung magmahal. Kaya lang sa mundo kasi ng social media, hindi talaga mawala yung mga taong makikitid ang pangunawa. Ika nga ay mga taong kinulang sa aruga. Kaya sayo Ate Clarissa, tama lang yung sinabi mo na hayaan mo lang sila. Hindi naman sila ang pakikisamahan mo. Ang mahalaga ay yung pagmamahalan yung dalawa ni Kuya Bong. Guys, episode 3 part 1 pa lang po yan. Nasa vlog ni Ka Business Official po ang part 2 na kabuuan ng video. Paano guys, hanggang dito na lang muna ulit po, at maraming maraming thank you po sa lahat ng patuloy na nanonood sa aking mga video, God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po, supportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bedridden na
Ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official, supportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue, may magamit siya sa ano, pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business?